propesya ng Biblia, mga kaganapang inaantabayanan ng ilang bilyong mga nananampalataya, kinasasabikan ng mga Pilipino na taon-taon ay naghihintay na sa wakas masasaksiyan ang katuparan sa mga kasulatan. May paniniwala ka man sa Diyos o wala, relihiyoso o isang ateista, walang duda na ang nagaganap ngayon na kaguluhan sa mundo ay nakakaligalig ng puso at isipan. Subalit may katotohanan ba ang mga propesiya? Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na mayroong propesiya na natupad noong sinauna na magpapatunay kung totoo o hindi ang pahayag sa Biblia. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Saan mang dako ng daigdig lumingon ang isa, mababalitaan nito ang mga kaguluhan at tila sunod-sunod na nagaganap. Digmaan sa Europa, lindol sa Turkey, heatwave sa Canada, baha sa China, revolusyon sa Africa, pagbabalik ng COVID at kung ano-ano pa. Mga pangyayaring bagamat dati nang nasasaksihan ng sambayanan, pero ngayon lang nagkasabay-sabay. Hindi mababasa sa kasaysayan ng mundo kahit i-Google mo pa na ang mga sakuna at trahedya kahit kailan ay hindi katulad na ngayon. Sa ating henerasyon lamang nagaganap ang patong-patong at sunod-sunod na kaguluhan sa mundo. Babala na dati nang ipinahayag ng mga naniniwala sa propesiya ng Biblia. Ngunit paano malalaman kung ang propesiya hinggil sa hinaharap ay katotohanan o nagkataon lamang? Kaila sa marami na hindi na kailangan maghintay pa sa hinaharap upang mapatunayan na totoo ang mga propesiya dahil mayroong isang propesiya na naganap noong sinauna na hindi lamang nakasaad sa Biblia, nakasulat rin ito sa kasaysayan ng mundo. Ito ay walang iba kung hindi ang pagbagsak ng kaharian ng Babylonia. Kung hindi ka pamilyar sa naganap noong taong 539 BCE, heto at pakinggan kung tugma ang propesiya sa nakasulat sa kasaysayan. Kung taliwas ang dalawa, ibig sabihin lang na ang propesiya ay bulaan at maaaring ang iba pang mga nakasulat sa Biblia ay kalokohan lamang. Pero kung tugma sa kwento ng mga historians, papapatunayan na mayroong kredibilidad ang mga testamento. Ano ba ang Babylonia? Ayon sa history.com, ang siyudad ng Babylonia ay itinatag noong taong 2300 BCE ng mga sinaunang taong may wikang Akkadian. Mga 90 kilometro ang layo nito mula sa ibaba ng Baghdad na napapagitnaan ng mga ilog Tigris at Euphrates, kaya binansagang Mesopotamia. Isa sa mga unang namuno doon ay si Haring Sargon noong ang mga tribo ay hiwa-hiwalay pa. Pero nung tumagal ng ilang daang taon, naging isang malaking siyudad. At sa gitna ay ang kaharian ng Babylonia. Mula noon ay taguyod ang batas at lehitimong gobyerno. Nagpatayo din sila ng mga gusali, mga sambahan at kalsada. Naging sentro ito ng kalakalan at tumunlad ang lupain. Tumatag ang pamunuan. Taong 689 BCE, nawasak ang kaharian sa isang malaking digmaan. Tinalo ito ng mga Assyrians sa pangunguna ni Haring Sennacherib. Pero paglipas ng mahabang panahon, pagdating ni Haring Nabopolassar at ang anak nitong si Nebuchadnezzar, itinaguyod na muli ang bagong kaharian ng Neo-Babylonia. Ngunit hindi katulad noong sinauna, siniguro ng bagong pamunuan na ang bagong syudad ay mananamasa ng lubusan. Subalit kung may simula, mayroong katapusan. Ganun pa man, nagpatuloy ang balak ng pamunuan sa bagong Babylonia. Ang pahayag sa ancient Mesopotamia ay napapalibutan ang buong syudad ng mga higanteng pader. Sa gitna nito ay daanan ng mga sundalo. Bawat kanto ay may tore at istasyon ng mga bantay. At ang ilog ay inilhi sa harapan mismo upang hindi makatawid ang kahit sino. Ayon sa ibang ulat, mayroong 8 tarangkahang iyari sa bakal papalabas at papasok ng syudad at may pangsara sa ilog ng Euphrates na dumadaloy sa gitna nito.
Ang pinakamagarang gate ay ang Ishtar's Gate na may burloloy na tanso. Mula noon, hindi ito nasakop ng kahit sino at hindi rin nagapi ng ibang imperyo. Sa katunayan, ilang taon ito naging karibal ng Ehipto sa kakayahang militar. Ayon din sa ulat, ang dobleng pader ng Babylon ay isa sa pinakamatibay sa buong mundo. Kaya tinawag itong The Impregnable Gates of Neo-Babylon. Paano bumagsak ang makapangyarihang Babylonia? Marami ang naniniwala na ang pagkatalo ng Babylonia ay nakakagulat. Hindi dahil sa ito ay natalo sa digmaan, pero dahil sa natalo ito ng halos walang labanan. Sa libro ni Isaias Kapitulo 13, sa unang berso ang sabi, ito ang mensahe tungkol sa Babylonia na ipinahayag ng Panginoon kay Isaias na anak ni Amos. Sino ang lalaking si Isaias na binanggit sa Biblia at ano ang balita ukol sa Babylonia? Ang pahayag ng Oxford Bibliographies na ang lalaking si Isaias na anak ni Amos ay nabuhay noong mga panahon ni Haring Uzziah, Jotham, Ahaz at Hezekiah ng tribo ng Israel. Mga kalagitnaan ng taong 700 BCE, kasabay ng pag-aaway ng mga Assyrians sa lupain ng Babylonia. At ano ang pahayag na ibinigay sa propeta? Sa libro ni Isaias, Kapitulo 13, ikalabing siyam na berso, ang sabi, ang Babylonia ay kahariang pinakamaganda sa lahat ng kaharian. Ipinagmamalaki ito ng kanyang mga mamamayan, pero wawasakin ko ito katulad ng Sodom at Gomora. Batay sa Biblia na mawawasak ang kinatatakutang kaharian na napapalibutan ng mga dobleng higanteng pader na may mga matatayog na tore ng sundalo, ang binansagang impregnable walls o mga pader na hindi mapapasok, napapaligiran ng nilihis na ilog ng Euphrates. Kaya kung titignan ang propesiya, mukha nga namang mahirap paniwalaan na ito ay magagapi sa isang iglap. Pero dinetalye ito sa Kapitulo 45 mula sa unang berso ang sabi, ito ang sinabi ng Panginoon kay Cyrus, buksan mo ang mga pintuan ng kanilang mga lungsod at agawin at hindi na ito isasara. Ako ang maghahanda ng iyong dadaanan at papatagin ko ang mga bundok, gigibayin ko ang mga pintuang tanso at ang mga tarangkahang bakal nito. Malinaw ang sinabi ayon sa propesiya na isang Cyrus ang magbubukas sa pintuan ng Babylonia at sasakupin ito. Gigibayin din ang mga pader para kay Cyrus na tila ba masasakop ang kinatatakot ng kaharian sa isang iglap. Subalit ang tanong ay, naganap ba ito? Ayon sa History Channel, mga taong 539 BCE, ang dakilang hari ng Persia, ang nagngangalang Cyrus the Great, ang lumupig sa Babylonia at nasakop ng imperyo ng Persia. Kung hindi ka makapaniwala, si Haring Cyrus na rin ang nagkwento sa tinaguriang The Cyrus Cylinder. Ayon sa British Museum, mababasa sa sinaling wika na nakaukit sa clay ang kwento ng hari. Nakasama nito ang kanyang maraming sundalo at nakapasok ng walang away o kahit labanan hanggang sa Shuwana at sinagip nito ang syudad ng Babylonia sa kahirapan. Patunay na ang propesiya ni Isaias na nabuhay mga 200 taon bago bumagsak ang Babylonia ay nagkatotoo. Bukod dyan, kasama sa propesiya ang pinakahuli ng syudad na sinabi sa libro ni Isaias, Kapitulo 13, ikadalawampung berso, at hindi na ito titirhan magpakailanman. At ito nga ang nangyari dahil hanggang ngayon ang lugar ay inabandona. Bagamat sinubukang itayo ito ng ilang pinuno, katulad ni Saddam Hussein, hindi na naibalik ang kadakilaan ng sinaunang kaharian, isa pang patunay sa nasabing propesiya. Ang labi ng syudad ay makikita ngayon sa Al-Hilak na nasa probinsya ng Babil, mga 70 kilometro sa bandang ibaba ng Baghdad, kapital ng Iraq. Ito ang pinakamahalagang parte ng kasaysayan sa Mesopotamia.
ginawaran din ito noong taong 2019 bilang isang UNESCO na pinag-iingatan ng United Nations at tinawag na Jewel of the Ancient World. Sa kasalukuyan, dinadagsa ng ilang daang mga turista kada taon ang dating syudad, puno ng alaala na naging bahagi ng kasaysayan hindi lamang ng Iraq, pati ng buong mundo. Ngayon ay halos natabunan na ng mga gumagapang na halaman at makapal na alikabok ang dating kinatatakutang kaharian na pinalilibutan ng impregnable walls. Anong aral ang mapupulot dito? Naniniwala ka man o isang ateista, mahirap ipagkaila ang pagkakatugma ng propesiya sa Biblia at sa nakalagda sa kasaysayan. Hindi man detalyado ang paglaan, ang kwento ay tumpak. Kaya may mga nagsasabi na dahil sa naganap at nangyari sa Babylonia, walang duda na ang mga bagong propesiya ng Biblia hinggil sa hinaharap ng sanlibutan ay magaganap din sa takdang panahon. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ang iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.